Praise God. Purihin po ang ating Panginoon sa mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Ang gawain po na morning devotion sa umagang ito ay gagawin po dito sa Door of Faith Bacoor. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po muli makakapagpuri, muli makakapag-aral ng salita ng ating Panginoon. Kaya bago nga po tayo dumako sa salita ng ating Panginoon, sama-sama po muna tayo maghandog ng awit papuri sa ating dakilang Diyos. Sapagkat karapat dapat ang ating Panginoon tumanggap ng pinakamataas na papuri, ng pinakamataas na pagluwalhati, pinakamataas na pagdakil at pagsamba. Dahil siya po ang nag-iisang Diyos na walang katulad. Kaya sa umagang ito, awitin po natin yung banal mong tahanan. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Yes, Jesus, hallelujah.
Dakila naming Diyos na banal at buhay at makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pagsama ng Banal na Espiritu, naririto po kami ngayong umaga at lumalapit sa inyo. Patuloy na itinataas ang inyong dakilang pangalan. Patuloy na pinapupurihan kayo, Panginoon, dahil kayo ay karapat. Dapat, Panginoon, tumanggap ng pinakamataas na papuri sa amin nga pong pagpapatuloy, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Linisin niyo ang aming mga puso at isip, Panginoon, upang malaya makakilos ang Banal na Espiritu. Nawa tulungan niyo po kami, Panginoon, sa pag-aaralan namin ng inyong mga salita sa umagang ito. Hayaan niyo mga Panginoon na tumimo sa puso ng bawat isa ang mga salita ninyo na mahahayag sa umagang ito. Ito'y patuloy na magamit, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil wala po kaming kakayanan, Panginoon, kung wala po ang pagsama niyo. Samahan niyo po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, maghari kayo sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagluwalhati, pinakamataas na pagdakila at pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God, purihin po ang ating Panginoon. At tayo po yung mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako magpagbukas sa Book of Romans, chapter 12, verse 1. Sabi po dito, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true, proper worship. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Kiusapan po tayo ng Apostol Pablo na bilang sa lahat ng ginawa ng kabutihan, kapatawaran ng ating Panginoon, na ihandog natin ang ating mga sarili bilang living sacrifice sa harap ng ating Panginoon. Dahil sa kabila ng pag-ibig ng ating dakilang Diyos, ay karapat dapat naman po talaga na tayo rin ay mag-alay ng buhay para sa ginawa ng ating Panginoon. Amen po. Tayo dapat, mga kapatid, ang napako sa krus, pero dahil sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus na lang ang napako sa krus para tayong lahat ay maligtas sa kasalanan. Kaya naman po, naghanda po ako ng tatlong bagay na pwede nating i-offer sa ating Panginoon. Number one is our time, mga kapatid. Our time, mga kapatid. Napakahalaga ng oras sa ating mga tao. Amen po. Sa ating mga tao, lahat po tayo ay may 24 oras. Ano po kaya, o nasan po kaya yung oras para sa Panginoon, mga kapatid? Yung oras ay mahalaga, mga kapatid. Kailangan meron po tayong oras para sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all things will be given to you as well. Amen, mga kapatid. Unahin natin, ibig sabihin, unahin po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, mga kapatid. Kaya ngayon, mga kapatid, gumising tayo, inuna natin ang Panginoon, napasaya natin ang ating Panginoon. Sa Matthew 6:33, mga kapatid, lagi na tayo kasi nakapokus dun sa all things will be given to you as well. Kinakalimutan na natin yung but seek first His kingdom. Amen. Lagi ang gusto na lang natin makuha yung pangangailangan natin. Pero may utos ang ating Panginoon na unahin natin, ibigay natin yung oras natin para sa Panginoon. I-priority po natin ang ating Panginoon. Ang nakakalungkot, kahit na mga Kristiyano na po, marami pa rin na nadadala ng mundo, mga kapatid. Kunwari, Sunday, may gawain para sa Panginoon, naakit ka ng mga kapatid mo, ng mga kaibigan mo na unbeliever, nagkumala. Mas inuuna pa po na gumala kaysa umaten sa gawain ng Panginoon. Lalong-lalo na po kung mayroong service ng night. Sasabihin na lamang po na may night service pa naman, doon na lang ang mga kuwatin. Pero mga kapatid, napakahalaga na sa unang oras ng ating mga buhay, ilaan natin para sa Panginoon. Amen. Doon po nagpapakita na tayo ay tunay na nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. Hindi naman hinihingi ng Panginoon yung 24 oras sa ating mga buhay, mga kapatid.
ang hinihingi lang ng ating Panginoon na bigyan natin siya ng oras, na siya yung priority natin, mga kapatid. Amen. Yung makapaglaan tayo ng isang oras para sa pananalangin, para sa Panginoon, napakalaking bagay na po yun. Hindi lamang napapaligaya natin ang ating Panginoon, nagkakaroon din tayo ng impact, mga kapatid, sa kaharian ng Panginoon. Amen. Magbe-benefits din po tayo, mga kapatid, sa paglalaan natin ng oras para sa Panginoon. Amen. Napakarami natin nakukuhang benepisyo, mga kapatid, pag tayo naglalaan ng oras para sa Panginoon. Amen. Naririnig natin, nakakapag-ugnayan tayo sa ating Panginoon. Amen po. Kaya mga kapatid, ibigay natin, mga kapatid, yung oras natin para sa Panginoon. Pag para sa Panginoon po, mga kapatid, huwag nating isantabi ang ating Panginoon. Amen po. Ang dami nating oras, mga kapatid. Meron tayong 24 oras. Kaya piliin natin na unahin ang ating Panginoon. Amen po. Pangalawa, our talent, mga kapatid. Amen. Our talents are God's gift to us, mga kapatid. Amen. Kung meron tayong mga talento, ipagamit po natin sa ating Panginoon. Amen. Dahil ito po ay nagmula sa ating Panginoon. Hindi ito basta lamang natin na aral, pero bagkos ito po ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon para gamitin para lamang sa Kanya. Amen. Sabi nga po dito, look for opportunity to serve God and use your gifts. Using your talents for God may not look the same every day. Someday you may notice exactly how God is working through your talents. Amen. Other days it may be more behind closed doors and you may not see how your gifts or talents is affecting others. Amen. Even if you do not see how your talent is making an impact, it is important to let yourself be used by God because you may never know how you affected someone's life. Amen, mga kapatid. Paggamit natin, kahit na walang nakakakita, mga kapatid, kahit walang nakakakita ng ginagawa mo, ipaggamit mo. Kahit hindi nila na-appreciate yung ginagawa mo, ipakita mo pa rin sa Panginoon, mga kapatid, na yung talent, yung gift na ipinagkaloob ng Panginoon para sa iyo ay ginagamit mo para sa Kanya. Amen. Sabi nga po sa James 1:17, whatever good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heaven. He never changed or caused a shifting shadow. Whatever good and perfect is a gift come down to us from God our Father. Amen. Lahat, mga kapatid, ng gift, lahat ng mga mabubuting meron tayo ay galing po sa ating Panginoon. Lalo-lalo na po yung ating mga talento, mga kapatid. Kaya wag natin itong ipagamit sa mundo, mga kapatid. Kung binigayaan tayo ng talento sa pag-awit, sa pagsasayaw, gamitin po natin ito sa ating Panginoon, hindi para sa mundo. Amen. Ito po ay galing sa ating Ama na lumikha. Kaya sa ating pong Panginoon natin ipagamit ang ating mga talento. Amen po. Sabi pa po sa 1 Peter 4:10 to 11. Hallelujah. Sabi po dito, God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another. Do you have gift of speaking? Then speak as do God Himself were speaking through you. Do you have the gift of helping others? Do it with all the strength and energy that God supplies. Then everything you do will bring glory to God through Jesus Christ. Amen, mga kapatid. Sa pagpapagamit po natin ng ating talento, ng mga gifts natin para sa ating Panginoon, hindi po tayo yung napaparangalan, kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kailangan po, mga kapatid, sa Panginoon ang lahat ng papuri. Hindi po pwede na may talento tayo, ginamit natin, umawit tayo para sa Panginoon. Sasabihin natin na, Kaya ko 'to nagagawa, kaya ko 'to ginagawa para makita ng mga tao yung talent ko, para nakita ng mga tao na ang galing kong umawit, na ang galing kong sumayaw. Amen, mga kapatid, huwag pong maging ganon yung motive natin ng pagpapagamit ng ating mga talento. Kailangan lagi tayong transparent, mga kapatid. Sa bawat pagsayaw natin, pagtugtog, pag-awit, lagi sa Panginoon, kailangan po sa Panginoon po lahat ng papuri. Amen. May mga times, mga kapatid, na may mga nabe-bless sa ginagawa po natin.
Pero wag po nating aangkinin ang papuri, mga kapatid, dahil ang lahat ng papuri ay para sa Panginoon. Amen. Kung hindi po tayo pinagkalooban ng talento, ng gifts ng ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Amen. Lahat po yon ay nagmula sa ating Panginoon. Amen. Kaya ibigay natin yung talent natin, yung gifts natin para sa Panginoon. Amen po. At last, our treasure, mga kapatid. Amen. Last, our treasure. Sabi po sa Matthew 6:21, for where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Mahalaga, mahalaga, mga kapatid, na ibigay natin yung para sa Panginoon. Amen. Bakit? Doon po nakikita kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Sabi nga po, for where is your treasure is, there your heart will be also, mga kapatid. Amen. Kung nasaan yung mga treasure natin, nandun din yung puso natin. Kung mahal natin ang ating Panginoon, mga kapatid, kung binibigyan natin ng halaga yung ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin, ibalik natin yung nararapat para sa Panginoon. Amen. Hindi kailangan ng Panginoon yung mga pera natin, yung mga kaloob natin. Hindi kailangan to ng Panginoon. Ang tinitignan dito ng Panginoon, yung puso mo. Amen. Yung puso mo sa pagbibigay ng mga meron sa iyo para sa Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon, dahil alam po natin na pagdating sa treasure, ang daming nahihirapan po, mga kapatid. Amen. Ang dami pong nahihirapan kahit matatagal na po na Kristiyano. Pero ito po, mga kapatid, makikita po natin dito, mga kapatid, na ang ating Panginoon ibinigay ang lahat para sa atin. Siya po ang unang nagbigay para sa atin. Ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak para tayong lahat ay maligtas. Kaya wala po tayong pwedeng, hindi po tayo pwedeng magmaramot pagdating sa pagbibigay para sa Panginoon. Amen. Sabi pa po dito, Proverbs 3:9. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Honor the Lord with your wealth, mga kapatid. Amen. Sa pagbibigay po natin, mga kapatid, na-honor po natin ang ating Panginoon. Amen. Nakikita ng Panginoon kung gaano natin siyang kamahal, kung gaano tayong sumusunod sa kanyang kalooban. Amen. Amen, mga kapatid. Napakahalaga, mga kapatid, na maibigay natin yung para sa Panginoon. Hindi naman po ito ginagamit para sa pangsarili. Ginagamit to para mapalawak pa po ang kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Amen. Para makapag-abot ng mga kaluluwa na ilalapit pa po para sa ating Panginoon. Kaya maging mapagbigay tayo pagdating sa kaharian ng Panginoon, mga kapatid. Huwag po nating tipirin ang para sa Panginoon. Amen. Urihin po ang ating Panginoon. Ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ganun po tayong kamahal ng ating Panginoon. Kaya hindi naman tayo hinihingian ng malaki ng ating Panginoon. Pero ibigay po natin yung nararapat para sa Panginoon. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Huwag po tayong matakot, mga kapatid. Huwag po tayong matakot na i-offer yung ating oras, yung ating mga talent, at yung ating mga treasure para sa Panginoon. Dahil lahat naman to ay nanggaling sa ating Panginoon. Tayo lamang po ay ginagamit din ng Panginoon. At pag po tayo ay nagbigay ng oras, ng talento, at ng ating mga treasure para sa Panginoon, hindi po to kalugihan sa atin. Amen. Ito pa nga po ay kagalakan at pagpapala para sa atin, dahil nakakabahagi po tayo, mga kapatid, para sa gawain ng Panginoon. Amen. Maaring hindi po nakikita na iba, pero nakikita ng Panginoon yung ginagawa natin para sa ating Panginoon. Amen. Sabi nga po dun sa ating verse, Romans 12:1, therefore, I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship, mga kapatid. Amen. Kahit po pala tayo ay magpuri, umawit, sumayaw para sa ating Panginoon,
kung hindi naman natin kayang ibigay ang lahat para sa Panginoon, parang ito rin ay baliwala sa harap ng ating Panginoon. Amen. Mahalaga maging tapat tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya natin pagtapatan yung oras para sa Panginoon. Kaya natin pagtapatan yung mga gifts na binigay ng Panginoon para sa atin at yung mga treasure na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailangan ito ay maibalik natin sa ating Panginoon. Amen po. Sabi po dito, serving is not something you do to get a platform or to get position. Serving is our purpose. Serve the Lord with gladness. Give your time to the Lord. Give your talent to the Lord. And give your treasure to the Lord. Amen. Mga kapatid, ano ba yung pwede natin gawin, mga kapatid, para sa Panginoon? Amen. Sa lahat ng kabutihan na ginawa ng ating Panginoon, titipirin pa ba natin yung oras natin, yung talent natin at yung treasure natin? Ibigay na po natin yung pinakamainam malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesus, mga kapatid. Kaya wag na po tayong mag-aksaya ng panahon, mga kapatid. Magtapat tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen po. Sa umagang ito, meron po akong iiwan na katanungan. Sabi po sa Psalms 116 verse 12. Sabi po dito, what can I offer the Lord for all He has done for me? Sa ibang salin po, what can I render to the Lord for all He has done for me? Ano yung pwede nating ibigay para sa Panginoon? Sa lahat ng kabutihan na ginawa ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. At sa umagang ito, tayo po ay manalangin. Panalangin natin na tulungan po tayo ng ating Panginoon na maibigay natin sa Kanya yung oras, yung mga gifts, talents na pinagkaloob niya sa atin at yung treasure, maibalik natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, dakila naming Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo. Salamat, Panginoong Jesus, sa ginawa niyo sa krus, Panginoon, upang kami ay maligtas. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, pero inalay niyo ang inyong pag-ibig para sa amin. Kaya naman, sa umagang ito, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, na maibigay namin, Panginoon, yung nararapat para sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa lahat ng oras, kayo yung mauna namin, Panginoon. At yung mga talento na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, ay magamit lamang po para sa inyo. At yung mga treasure, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, tulungan niyo kami, Panginoon, na maibalik ito sa inyo dahil nararapat ito para sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na sinamahan niyo kami, na binigyan niyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na makapag-aralan ninyo mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga salita ninyo na nahayag sa umagang ito ay tumimo po sa aming mga puso at may-apply namin sa aming mga buhay. Dahil alam namin, Panginoon, na ito magtuturo sa aming, Panginoon, upang kami ay makasunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo, Panginoon, ang mga kapatid ko na nanood sa umagang ito. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at pagbalain. Kung meron man po sa kanila, Panginoon, nakakaramdam ng sakit sa kanilang mga physical na katawan, bigyan nyo nga po sila, Panginoon, ng kagalingan in the name of Jesus. Kung meron man nakakaranas sa kanila, Panginoon, ng kalungkutan, aliwin nyo nga po sila, Panginoon. Bigyan nyo po sila ng kagalakan, Panginoon. At kung meron man nakakaranas ng problema financial sa kanila, Panginoon, kayo nga po yung patuloy na mag-provide, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Tagpuin nyo nga po sila, Panginoon. At patuloy nyo silang gabayan at ingatan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binigyan nyo kami ng access, Panginoon, na makalapit sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, patuloy nyo pa po kaming turuan. Patuloy nyo pa po kami, Panginoon, pagpalain, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, kayo po yung mag-guide sa amin. Ingatan nyo po, Panginoon, yung mga may pasok pa sa trabaho at sa school, Panginoon. Nawa, ingatan nyo sila hanggang makarating sila, Panginoon, sa kanilang pupuntahan, Panginoon. Patuloy kayong magningning sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa bawat gagawin namin sa buong maghapon na ito, kayo yung maparangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon.
Pagpalaan niyo ang mga kapatid ko na nakaisa sa inyong gawain sa umagang ito. At patuloy, Panginoon, na ingatan niyo ang kanilang mga pamilya. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Sa inyo po ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kaluwalhatian, ang lahat ng kadakilaan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And God bless po, mga kapatid. Salamat po.